Good morning po. Tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke, chapter 11, verse 20 hanggang 26. Nagpapalayas ako ng demonyo sa kapangyarihan ng Diyos at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala ang kanyang mga sandata ligtas sa kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang tao na higit na malakas kaysa sa kanya, masasamsamin nito mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Kapag umalis sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at nahahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya ay matatagpuan niyang malinis at maayos ang bahay, kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritu, mas masasama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya mas masama pa kaysa sa dati ang kalagayan ng taong iyon. So pag-usapan po natin yung nature ng spiritual warfare. At dito po maintindihan natin kung paano po ang activity ni Satanas at kung paano rin siya tinalo ng Panginoong Hesus nung naririto po ang Panginoong Hesus sa lupa. Actually, nung naririto po ang Panginoong Hesus, napagtagumpayan niya po ang Diablo kasi siya po yung anak ng Diyos at dumakad siya dito sa daigdig na ito nang walang kasalanan. Kaya suko po ang Diablo sa kanya. Kaya maintindihan niyo po na dito, maintindihan niyo, pinapaliwanag ni Jesus yung nature nitong spiritual reality, yung activity ng Diablo. At tandaan po natin, matatalo natin ang Diablo from the position of knowing. Okay? Tandaan niyo po yan, ha? Matatalo natin siya from the position of knowing. Dapat alam natin yung nature niya at yung activity niya. So unang-una po, maintindihan natin dito, hindi ko lamang po binasa, sa verse 18, na ang kingdom ni Satan ay divided. Ano po, sabi po rito sa verse 18, sabi rito, kung may mga pangkat sa kaharian ni Satanas ang naglalaban-laban, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinabi ninyo, nagpapalayas ako ng demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. So, ina-accuse kasi si Jesus na siya ay nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Sabi niya, paano mangyayari yan? Sabi niya, ang talagang kaharian na nagtatagumpay ay yung kaharian na hindi divided, no? Kaya si Satanas, yung kanyang kaharian, divided po yan. Sabi rito, no? Na naglalaban-laban, kaharian ni Satanas, sabi, paano mananatili yung kanyang kaharian? So, ibig sabihin, sa simula't sa pulna, ito palang kingdom ni Satan ay divided na. Kaya mababasa niyo po yan sa James chapter 3, verse 15 and 16, kung saan merong paglalaban-laban, pagbabahabahagi, naroroon ang masama, no? Sabi ng Biblia. Pero ang Diyos natin, sabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33, is a God of order. Kaya pala sila mismo naglalaban-laban. So divided po yung kingdom ni Satan, kaya hindi po yan mananatili. It will not stand, sabi po ng mga talatang binasa natin. So pangalawang katotohanan na gusto ko pong malaman ninyo na hindi lamang ang kaharian ni Satan ay divided at hindi mananatili. Ang sabi ng Biblia, Satan has been already defeated. Jesus dethroned him. Tinalo na siya ng Panginoong Hesus. At sabi rito, yung binabanggit na strong man na dumaig dun sa isang strong man na nagbabantay ng kanyang bahay at ari-arian, ay naganap yan, ng ginapi ni Hesus ang Diablo nung namatay siya sa krus. Sabi po sa aklat ng Kolosas, chapter 2, verse 15, sabi po rito, ganito, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. So ito po yung nangyari, yung dinidescribe po dito sa talatang binasa natin sa Gospel of Luke. Ngayon maintindihan nyo na tinalo na siya ng ating Panginoong Hesus. Nung namatay ang ating Panginoong Hesus at nabuhay namang muli, maintindihan natin na siya'y natalo na, si Satanas ay natalo na. At malinaw dito sa
Colossians chapter 2 verse 15, maging sa Hebrews chapter 2 verse 14, Satan has already been defeated. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 18, all authority in heaven and in earth belongs to me. So wala nang kapangyarihan si Satanas sa mga taong nagsisampalataya sa Panginoong Hesus. So ibig sabihin, sa lahat ng nasasakop ng Panginoong Hesus ay hindi na po makakikilos ang Diablo. So nasa saan na lamang yung kanyang kapangyarihan. Tandaan po ninyo, no? Although si Satanas ay nagapi na ni Jesus, no? Tayong sumampalataya, kasama na tayo doon sa nagtagumpay sa kanya, may mga tao pang hindi naniniwala. At tandaan niyo po, si Satan po at ang kanyang mga demons are disembodied spirits. Wala silang katawan. Kaya dinescribe dito na sila ay nagpapagala-gala at naghahanap ng papapasukang tahanan o buhay ng tao. Kaya si Satan, he can possess and even oppress people today. Tandaan niyo po yan, yung mga taong hiwalay kay Kristo, sila po yung unang-unang biktima po nito. Pwede silang padalhan ng Diablo ng karamdaman, ng depression, at kung ano-ano pang oppression, at pinaka-worse yung meron pong nasasapian, which is very true dun sa mga kwento sa Biblia, ano yung mga tao pang nasasapian ng masasamang espiritu, kasi open po sila, no? Kung sakaling umalis man sila sa isang tinitirhan nila, at nakita nila pag balik nila walang nakatira doon, titira sila ulit. Kaya makikita nyo, sabi ng Biblia, description doon, magsasama pa ng pitong masasamang espiritu. Kaya maraming tao ngayon, paikot-ikot yung kanilang buhay, cycle of defeat. Kasi bakit? Labas-pasok ang Diablo sa kanilang buhay dahil hiwalay sila kay Kristo. Sabi ng Panginoon, yung mga tao na hindi niya kasama, sila ay nagkakalat. Yun ang nangyayari, yun po ang description. Sabi, ang hindi ko kakampi ay kalaban ko at hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Kaya maraming tao ngayon na o-oppress ng Diablo. The good news is that we can deny the enemy. Okay? Pwede natin siyang i-deny. Okay? Sa yung mga believers, hindi pwede nating i-deny yung panggugulo niya sa ating mga buhay. At sa mga unbelievers, kailangan makilala muna ng tao si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi, ang sabi ng Biblia, pabalik-balik yung masamang espiritong yan at nagsasama pa at nagpapahirap ng buhay ng tao. Ngayon, ito mahalagang katotohanan for us believers. Dapat maintindihan natin na tayo po ay nag-translate na from the kingdom of darkness to the kingdom of Jesus, no? So basahin ko po sa inyo Colossians chapter 1 verse 13. At ang sabi po rito ay ganito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kaya tayo, hindi na po tayo mapaghaharian ng Diablo. Lagi niyo pong tatandaan yan kasi may mga believers po kung takot, nakikita takot na takot pa rin sila hanggang ngayon sa activity ni Satan. We can deny his entry and higit sa lahat, we can exercise authority over them in Jesus' name. Kaya sabi sa Mark chapter 16, basahin ko po sa inyo ito, ano po? Sa verses 17, sabi rito, ang sumasampalataya ay bibigyan ko ng kapangyarihang gumawa ng mga himala sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. So isa po sa ating inheritance as a believer ay pwede po tayong magpalayas ng masasamang espiritu. Eh, kung kayo napapansin ninyo, may problema na napaghaharian ang inyong pamilya o kaguluhan sa inyong pong mga tinitirhan o di kaya meron pong alam niyo na demonic activity, you can cast it out in Jesus' name. Yan po sinasabi ng Mark chapter 16 verse 17. Kaya sabi rin sa James chapter 4 verse 7, submit yourself to God and resist the devil. I-deny nyo yung kanyang activity. Kasi tayo po, as a believer, nagtatagumpay po tayo sa pamamagitan po ng pananampalataya. 1 John chapter 5,
Verse 4. Kailangan i-exercise po natin yung authority na mayroon po tayo as a believer in Jesus Christ. Kaya napakahalaga po, no? Tandaan ninyo, pag ang tao'y wala sa Panginoon, yun po talagang activity ng Diablo ay pabalik-balik sa buhay ng taong hindi pa nakakakilala sa Lord. Pero tayo as a believer, we can deny the demonic activity sa buhay natin. At higit sa lahat, we can cast it out in Jesus' name. So again, pagpalain ka ng Panginoon sa umagang ito. God bless you.